What's up? We are here para sa ating very last series for this morning. This is gonna be Sad Boys versus Simply Two Based para sa ating DPC NA Upper Division. We're gonna be your shotcasters for this morning. This is JB. Dark Star Dota, guys. Ayan. Sa mga hindi na pag-tune in, share nyo na po yung ating live stream, mga sir. Ayan, sa mga kaka-tune in lang, mga idol. Pero syempre, kung gusto nyo mag-bet, alam nyo na, pnxbet.com, use our promo code on WXC, mga sir. And kung may katanungan mga kayo, PM nyo lang yung Phoenix page. And don't forget, alam nyo na, bet responsibly, mga sir. And ayan na. And so, of course, do check out the Armory para sa ating mga merch dyan, and meron tayong bagong labas, which is yung Onyx merch nga. If ever you guys are interested, do check them out on Shopee. Order na kayo mga kaibigan. Add to cart na! Okay? And then ito na, yung ating game number one. Pero before we proceed, quick shoutouts din sa iba pa nating sponsors. Predator Steel Series, and of course, Elvon Active with Multivitamin Ginseng and Royal Jelly. Try it and feel the difference. Okay? So itong Sad Boys, and itong Simply Two Base, di parang ngayon ko pa lang sila nakita magharap. And yung Sad Boys, wala pang panalo, wala pa sila napapanalo na series, unlike itong Simply Two Base. Nanalo sila isang series against dun sa kay Internal Envy, yung Black and Yellow. So ngayon yung Sad Boys, they badly need at least isang series dito, manalo sila para kahit papano may points. Yung okay, pero actually, Simply Two Based, maganda yung kanilang ano eh, yung kanilang mga recent matches. If you're going to take a look at their matches, talaga as in solid yung kanilang performance. Hindi din naman talaga natin masasabi na so-so team lang. Kahit sabihin natin, 1-2 ang kanilang naging performance. Doon sa mga laban na yun, talagang nagpakitang gilas din naman sila. Against the Black and Yellow, natuwa nila yun. 2-0 sila dito sa Quincy Crew. Pero alam, as we all know, this is Quincy Crew. Tsaka Undying, yung kanilang isa pa nakalaban. Kumbaga, natapos na yung dalawang tinik nila, easy na lang ang natitira. And then siguro from there, baka makita natin sila mag-perform pa. Kasi itong team na to, maganda din naman talaga yung roster, yung composition. So hindi lang natin sure kung hanggang saan sila abot dito for this tournament. May kababayan din tayo dun sa Simply Two Based, ha? Si Flea. Yeah. Si Flea. Kumakain natin yan. Si Francis Lee. Yeah. Mm-hmm. Yeah. And for Sad Boys naman, saka nag-change roster yata sila, if I'm not mistaken. Si Royoya yata yung mid lane nila. Kasi ang Black, last season, Royoya. Black and Yellow siya. So parang, alam niya, parang may feed sa party na naman nangyari, kaya siya nasa Sad Boys siya. Oh. Which is hindi ganun kaganda yung nagiging performance nila as of late. Based sa mga ano, sa mga recent games nila. Oh, zero for sila eh. Battle of ano to, Battle of 0-2 versus 1-2. Yung isa may isang panalo. Yun lang naman yung nilamang nila dyan. So that's gonna be against Black and Yellow. Pero for Sad Boys, ang na 2-0 sila ng Black and Yellow, tapos na 2-0 sila ng 4 Zoomers. So medyo alam na natin siguro yung kahihinatan dito, kasi natuwa ng Simply Two Base yung Black and Yellow. Tapos yung Black and Yellow, na 2-0 naman nila yung Sad Boys. We're going to look at the pattern. Talo ng Simply Two Base itong Sad Boys, diba? Technically speaking. Pero di natin sure kung yun nga ba ang mangyayari this time. Kasi Sad Boys, you know, might step up their game for our series today. Malay natin. Or baka their flops continue. Yun din. It's the other way around. Pero for Sad Boys, gusto ko yung pick nila dito. They've taken this Phoenix. Tapos Axe. Una. Kasi yung Phoenix Egg, once na may drop yan, talagang laking zone out niyan para sa Simply Two Base. But for Sad Boys, they've picked this Axe para kung sino man yung mag-a-attempt na basagin yung egg, pwede nilang set up into a call. Diba? Dagger call, di ba? Tsaka, yeah. Tsaka ano din eh, yung Axe din isa sa mga medyo patok din sa meta ngayon. Since yung Vanguard, sobrang na-buff out. Di ba? Kaya yung center is na
na ano na rin sa meta ngayon, siya yung pinaka so far highest pick sa offlane in this meta. Kaya mostly yung mga Axe tsaka yung mga, let's say Doom, pwede rin jet babalik na rin yung ano na rin, yung hero na yun. Pero yung mga Vanguard base like ganito, yung Axe tsaka yung mga Underlords, di ba? Parang sobrang patok talaga niya dito sa patch na to, eh, no? Tsaka actually mecha din. Ano eh, pwede rin yung mecha sa patch na to dahil sobrang baba na nung ano niya, yung mana pool niya. Oo. Tsaka yung tawag dito for Sad Boys, Abaddon. Abaddon, last pick nila. Okay. So carry Luna? Pwede. Actually, carry Luna na to. At least, meron siyang, I mean, may mag sustain sa kanya dito. Actually, sobrang dami na sustain nila dito eh. Like, itong si Phoenix. Abaddon pwede, Phoenix. Yung Sunray pa niya. Tapos percentage pa kung, percentage kung di ako nagkakamali yung ano, damage plus yung heal. Dito na itong si Phoenix. Siyempre, Abaddon din. No surprise na mga Amphotic Shields, ang dami niyang pwedeng i-dispels, di ba? Kaya niyang protectan talaga itong si Luna. So, probably, magiging maganda yung lane dito ni Luna. Since Timbersaw naman yung kalinya dito, eh, alam naman natin, in Timbersaw, isa sa mga hero na kaya mo talaga magmama in any hero, sino man na makakalinya. Pero you're up against Luna na may kasamang Abaddon. So, medyo, ano, magiging risky to for Timbersaw kung ever di ganun kaganda yung magiging laning stage niya dito, or somehow itong si Nyx is either Nyx or si ano dito eh, Snapfire yung lang yung makakasama niya dito. So I think mas ano, mas effective siguro kung si, let's say itong si ano, si Snapfire yung pwede niya makakalin dito, kasi kaya niyang i-zone out itong si Abaddon eh. So para ma-interrupt lang yung farm dito nitong si si Luna. Pero tignan natin dito yung last pick dito ng Simply 2 Basin. Mid na lang ang kulang nila, hindi ako nagkakamali. And since nag-pick na rin sila ng Leshrac dito, so pinag-isipan pa nila kung ano yung pwede nilang itapat dito kay Lesh. Pero so, Queen of Pain siguro? Pwede rin Queen of Pain. Para meron silang burst to follow up for the Chronosphere other than the Mortimer's cases. Diba? Oo. That could be great. Yun na, Queen of Pain. Queen of Pain nga ang kanilang nakakuha dyan. Parang siyempre, against Leshrac, so-so lang, okay lang siya, makakapag-farm, makakatakas. Plus, meron nga siyang burst na gaya nung sabi ko, makakatulong para dito sa Chronosphere o sa mga setup na gusto nilang gawin. Diba? Parang ganda ng draft dito ng ano, Simply Space ah. Sa Chronosphere plus yung Mortimer's Kisses, then Timbersaw. Siyempre, siya yung magiging tanker frontliner nila dito. Kaya, ano lang eh, parang siya yung babox out sa mga hindi na Chronosphere dito na itong, ano eh, na itong si Void eh. They will be ult-dependent somehow. Pero later in the game, yung Mortimer's cases, di na ganun katagal cooldown, Queen of Pain. Once makakuha naman siya ng Aghanims, yung cooldown ng Sonic Wave, magiging 40 seconds na lang. 40 seconds na lang. So, mas doable na. And, actually, kahit yung Chronosphere. Diba? Hindi, so, ano yung, palilitan na yung sa Axe niya. Hindi na yung, ano, 40 seconds. Hindi, I mean, mabilis pa rin yung cooldown niya later in the game. Diba? Mas ma-utilize pa din naman nila. Tsaka, I would go for Faceless Void against Luna as the carry. For me lang, ah. For me lang naman. Or ikaw ba? What do you think? Tingin ko, no, for Sad Boys kasi, wala sila masyadong iniintay na, ano eh, big ulti dependent eh. Kasi magre-rely talaga sila dito kay Leshrac kapag maganda yung laning niya. Tapos mga, let's say, mga level, mga 5-minute mark, makuha niya yung tier 1 tower sa mid lane. Sobrang laking bagay kasi na makakuha ka ng early towers when you're up against Leshrac, eh, di ba? So, yung farm ni Luna, lalong gag, gigin hawa kapag itong si Leshrac, sobrang ganda ng laning phase niya. So parang ano lang, di sila, para sa akin, di sila big ulti dependent eh. So anytime pwede sila tuming fight dito unless itong si Axe magkaroon siya ng big dagger. So parang tuloy-tuloy yung magiging tempo nila if ever makuha nila yung ganun na ano, na potential na makuha nila mamaya sa game. So yun lang yung
tao lang naman dito for ano, for sad boys. Kaso team fight wise, maganda talaga dito 'yon eh, yung Simply 2 base eh. Kasi yung Chronosphere talaga yung magiging game changer sa ano eh, sa mga team fights eh. So yun lang yung medyo magiging delikado dito for ano, for sad boys. Pero kung downtime naman, pag walang Chronosphere, walang Sonic Wave, siguro yun yung ano nila eh, parang take advantage dito ng sad boys if ever. Pero tingin mo, anong magiging item nando na dito? Mag-ags kaya to? Or would go for the magic type or mag-heater? Feel ko magiging heater siya kasi mostly yun na yung nakikita ko sa ngayon eh. And na-buff out din kasi yung Dragon Lens. Kaya kung magkaroon man ng magandang start si Fear dito, probably ganun yung magiging item niya. Mm. Okay. Ano kaya magiging plano ng sad boys dito? They're sticking to the bottom lane together with Simply 2 base. Actually, only 4 of them are here compared to Simply 2 base na 5 ang nandito sa may ibaba. But I guess Queen of Pain will be securing some bounties. So, move chose to, went high, to go high ground. Ay, teka lang. Makukuha ba ni Phoenix to? Will they get this? Oh, only two. Oh, only one will be taken by Sad Boys. Medyo sad start para sa kanila. Siyempre, alam naman natin, this is the only time na magiging apat yung bounty, tapos isa pa lang makukuha mo. Para ka na lang din kumuha ng bounty for every 3 minutes, di ba? Oo. Oh. So, rock start for them. Tsaka bounty rin. Patapin ako ng item ni Queen of Pain, sorry. Ayan, lapit agad siya sa kanyang bot eh. That would give him the slightest advantage talaga. Hello? Wala ata si Luigi ah. Okay. So, yun yun. Okay. So, ayun nga, let's now go back to the game, mga kaibigan. For the meantime, we can see this Luna picking up this Lucent Beam so that he can secure last hits. Makuha niya yung range creep without a sweat. Diba? And that would really Hello? Give them the time. Pero, ayun, welcome back, Queen? What? Wait. Welcome back, hello. Ayan na. Ayan. Okay. Nag-refresh so, lang ako. Ayun na nga. For the moment, yung bottom lane, talagang mananakit dito si Monk is forever. Lucent Beam connecting with the stun. The damage output will be delayed. Dahil nga dito sa Impale, nabigay na itong si T, but T is in danger. He's going low. He got silence. He's got slowed. There's gonna be one more hit to secure him and move, getting that first blood. Regardless of them losing the bounty trade, sila naman nakakuha ng first blood. Pero, ang medyo masama naman kasi doon would be si Luna, hindi si Luna yung nakasecure nung kill. So the gold would be given to him. Yeah. Tsaka kay ano lang, kay Mo lang. So ano pa rin, goods pa rin naman to for ano, for Simply 2 base. Tsaka, yeah. Maganda kasi naman kasi for Mo is na-abuse niya itong si ano eh. Si Timberson na kanina, level 1 lang, Whirlwind Death yung kinuha niya eh. Kaya, na-ano rin siya eh, nadadama dito ni Timberson yung sakit dito ni Abaddon. Lalo na third skill yung inuna ni Abaddon dito. Oo. Diba? Which is yung kanyang Curse of Avernus. Okay, so, for the meantime, ito nga mga kaibigan. 1-0 pa lang po tayo dito at as we can see here, stable pa naman yung laning nila. Pero Luna, pag nagtuloy-tuloy yung kanyang gantong laning sa baba, pwede niyang maungusan ng item ang isang Faceless Void. Let's accept the fact, mas mabilis mag-farm ang isang Luna because of that. Yung glimpse niya. Yung glimpse, diba? Tapos yung third skill pa niya na stats din. Yep. Na ano pa, aura pa rin yan. So pag nag-stick up kayo, sobrang kukunat kayo ng bagay. Pero ang inisip ko kasi, mauuna si Luna.
Pero once this game had been brought to a very long game at super late game talaga, baka mag-online na yung faceless void to the point na maging unkillable na siya. Uy, nawala yun. Nawala si Yuji. Okay. Yeah, nandito pa rin sa akin. Meron pa rin. Okay. Abaddon is somewhat falling down. Napagandang Lucent Beam to delay itong si Mumu had sustained himself. Nice play. He's solved up. It's my top lane. There's gonna be the cookie. Para kay Faceless Void. Connecting para dito nga kay Axe. Napakaswerte sa Bash. Look at that. Axe. HP. Bumaba na nga sa 50%. But on the bottom lane, bakbakan na naman po ang magaganap. Masa silence, masa slow. Itong si Monkeys forever. But he will be surviving due to his reactive armor. Ayan, talagang magsusurvive muna siya dito. Sa level 2 na yata yung reactive armor niya. Kaya di, parang ano na rin, nakapagsustain na rin siya dito. And yun nga lang, kailangan pa rin umiwas. Umiwas pa rin eh. Kasi kate pa rin nung ano eh. Curse of Avenger eh. Tapos meron pa rin yung team. At saka ano eh, silence kasi to, which is a very bad thing para kay Timberso. Alam naman natin, skill dependent tong hero na to eh. Diba? Pero ganda ng ginawa dito ni Abaddon. He blocked or denied the possibility na ma-pull ng simple to base yung heroes na yun para hindi maging pabor sa kanila yung creep equilibrium. Yep. Well, si Axe naman is kind of, ano, nakagiging hard lane na siya dito. Kasi like, itong si Faceless Void na ano pa rin eh, nakapag-farm pa rin siya dito eh. Actually, sobrang taas pa naman yung last hit niya dito, top 3 sa chart. Pero syempre, Luna still Luna pa rin naman dito sa ating game. And ayun na, si Monkey Forbes is nababaksot siya dito ni Mu. Oo, yun talaga ang magagawa niya dito. Which is nagagawa niya ng sobrang ganda. Diba? Ganda yung pinapakita dito ngayon itong si Mu on that Abaddon. Nicely done. Regardless. Si Mu post 5? Ngayon ko yung napansin. Oh no, he's silent. He's going low. Naku po, possible kill ito mga kaibigan. Kaso nga lang, nag-di ba ng target si Luna kanina? Kita mo? Creeps yata yun. Oo, nakapag-creeps siya doon. Pero I annihilate is very low. Though he won't fall down because of that invisibility rune. Yeah. Lang. Kaya yung pag-out dito. Uy, nag-ano pa rin yung ano. May screen. Kaya, ano pa rin yung screen ko. Alright. So, here we go. Luna, 39 and 16. Medyo mataas compared kay Faceless Void, like what I've said. Mga sim, ito talaga yung ano, yung katotohanan na ito ngang si Luna ay mas mabilis lang naman mag-farm. Okay na. White Rota. Ambak-ambak. Daga-problema lang sana. Sa Discord. Oh. Pero? Ang ganda na nagawa ni Flea. Nix Assassin. Yeah, Flea, sorry. Pero, yun lang, mana burn sabay, impale, and he'll try to pick up some damage. Carapace is not available, pero teka lang, Pulse Nova will be up. There's gonna be the stun part kay I Annihilate will be annihilated. Annihilated. Yeah. Ano din eh, sulit din yung ano, yung mana burn. Yung nakita mo, yung itong si Leshrac naging ano na lang. Yung mana pool niya, biglang naging 1/4 yung mana niya. Kaya di sapat yung ano niya, yung mana niya para ma-burst dito kayo na eh. Ikop. Buti meron nga silang kasama. Buti meron pang ibang kasama. Kasi for Flea and for Queen of Pain, napaka-ambitious ng ginawa nila doon. Very, very ambitious. Kasi mabilis pa makatipi ng mga heroes ng Sad Boys, which nangyari nga. Yep. Well, si Axe naman is, Vanguard na siya already. Tsaka napamura din yung Vanguard kasi ngayon eh. Kaya, sobrang, kahit i-first item mo siya, sobrang sulit. Tsaka, sobrang tumaas din yung kanyang, ano, yung block damage. Kaya, mostly, itong item na to, sobrang sulit ngayon sa patch. Lalo na sa mga tanky heroes na mga ganito, yung mga Axe, di ba? Centaurs, di ba? Tama. Pero, si Monster. Naging Monster na yata siya.
Axe, mabibigyan nata. Very good. Chronosphere, but I take that back. Not so very good dahil nga nandito itong si Mutu Protect. Itong si Axe, very defensive. Very great defensive play. Tsaka ano din, alam nila dito na... Hello? Pabitin si Luigi ha, may sasabihin, mas biglang wala. Pero ayun nga, for the Simply 2 base, napigilan. Napigilan yung kanilang plano. Magpo-corona tayo, magbo-burst tayo ng isa. We have to dish out enough damage. With the protection coming from Mu on that Abaddon, or with that Abaddon, talagang naprotektahan niya yun nga pong nakukulong. Pero kung sana yung target, a bit hard na to, knowing na wala pa naman siyang ulti at the moment. But for now, Nyx Assassin is collecting some XPs so that he can reach his level 6 even before we hit the 10-minute mark or 11-minute mark at least. Level 6 na siya dyan. Para makapag-provide siya dito ng information and disables for his team. But for Fear, having that Mask of Madness, talagang mabuburst or mabubuhay sa kanyang farming. But there's still a Shadow Strike into the Impel, and Fear will be bathing inside the Chakram and annihilating Fear. Okay, good kill. Pero that's a carry. Sabihin natin that win and gone. Okay pa rin. Pero sa ngayon, Ryoya. Patayin ko yung camera ko ah. Okay, we are back. We're already back. Pero, on the top lane, habang nawala nga tayo dyan, Forest finally down Ryoya. Oo, yun nga din eh. Parang feel ko naman yung Discord. Oo. Iwalay, kung wala lang tayo sa lobby, sana nag-steam call na lang tayo. Hindi, nasa lobby tayo eh. Para, di syempre mga kaibigan, since we're the official broadcaster, dito tayo ngayon sa may lobby. At para syempre, di ba, advance tayo. Advance tayo guys. So, time Z-Freak. So, the fighting. Okay, nice dive in into the Fire Spirit, but no follow-up. Regarding that one. At no. Pero yun, David, yan yung gusto mong sabihin kanina. Kanina? Di napag-backup agad si ano, si Queen of Pain kanina dun sa Chrono. Okay. So parang ano din, kung magagad si Queen of Pain dun, tingin ko patay agad itong si ano, si Axe. Kailangan nilang ano eh, kailangan nilang i-commit all in sa kanya yun kasi sobra kunit kasi dito ni Axe. Pero yung maganda naman for Sad Boys is Luna nakapag-farm naman dito sa may ano, sa may triangle. I mean, sa may jungle pala. Mm-hmm. Pero hindi siya kumuha ng ulti dito. Pero, I don't think na, no? Sulit yung ulti dito. Kasi, ala niyang, ano eh. Kailangan niya makapag-catch up dito sa farm. Kaya, minax out niya yung second and third. Kaya, level 1 lang din yung, ano. Oo, si Luna. Oo. Hindi naman talaga ang mangyayari dito. For Luna, hindi naman kasi niya habol ngayon yung flips. Diba? Mm-hmm. Yep. Hindi naman din siya mag-ano, hindi naman siya magma-magic type or sino kan. Siya, di rin siya, ano, di rin siya mag-teamfight eh. Kasi, ano din eh, parang magiging scenario is, kailangan muna ni Fear na mag-item. Siya yung... Lagad. Para din sa possible na itong si Queen of Pain na, ano, magkaroon siya ng Orchid.
spend. Alright. So, here we go, guys. As we can see, Luna just taking some mutes. Kanyang next item, which is Manta style. Meron siyang Yasha dito. Yasha together with the MOM. Uy, pero... And Abaddon. Tama. Yep. Pero Luna is in danger. He's alone. Chrono might be committed. Smoked up yung tatlo. There it is. Four heroes committing for Luna. They know na walang kill if it's Luna or anything to be thrown at them. Pero itong si Mu, bukan mag-survive, but nope. He's good as well as well. Double perfect. Tsaka, di rin aware din dito itong si Fear. Na nag-smoke up din yung 2 base. Oy, pero magpupush yata sila. Oy, pate! Catching this axe. The damage... The damage. The thing is, axe is very low. He is being bathed inside the chakram. Egg will be dropped. So... It'll just be wrecked by Boris. So heroes after heroes have been falling down. Para dito sa Sad Boys. Oh, ayun, Ailey. Ano po, naka-hate? Oo, oh, naka-hate siya. Ang ganda nung ano, sequence nung ano nila, yung rotation. Galing sila sa top lane na bigwas nila itong si Luna. Plus dito sa bottom lane naman, na-hold up nila yung tier 1 tower dito sa may bottom. And nakapag-defend pa nga dito yung simply 2 base. Pero, uy, si Luna naman ulit. Another kill. At sa mid naman, dito namamatay mga kaibigan. Tunic wave! Oh. Sa allows. Oh. Tama! Na- Oh, allow siya pero nad parang na-dodge din niyo eh. Pero oh. Ikaw, spear. Oh, okay. Then thing. Napatay nila dito itong si Ryoya inside that turn of fear. Mortimer skin is given pero kill after kill yung simply 2 base dito ngayon. They know that Luna's timing isn't there yet. He will still farm and it's a bit surprising for that. Na, sila yung magiging ganito kaaga. Yep. And si Boris din eh. Yung item niya, para saan? Sobrang bilis na nito eh. 15 minutes, tas MOM, tsaka Maelstrom. Sa nakita ko, palag, ano na din eh, online na rin ng bagya itong si Void eh. Basta may Chronosphere siya dito. Naging event na sila eh. Nung pagkakil nila. Nung pagkakil nila kay Luna, doon na naging event. Luna is a bit ahead kanina. Nakayasa na siya sa MOM. Diba? Medyo ahead pa sa at least 400. Then nagpo-farm siya. Ang gandang pick-off ng ginawa ng simple 2 base doon. Sulit. Sobra. Pero good thing for Luna is nakapag-catch up naman siya agad. Yun yung hindi mo pwedeng i-disregard sa kanya sa farming. Lalo na pag nakapag-stack ulit siya. I mean, nakapag-stack ulit yung hero dito pero uy! Monster. Kailangan niya mag-out. Okay. So, maganda dito, meron silang provided vision. So, make sure lang na, na ma-equip nila yung jungle area dito ng simply 2 base. Pero, uy, si Ayana Elite, nakipagbakbakan dito. Kay Fear, and ayun na. So, kailangan niya mag-out. Axe is there. Naku po. Axe. Hindi nga pero, sa mid. Oh, okay. Uy, naku po. Patay. Timu. Monkey's forever taking that kill. And simple 2 base is running down their enemy like it's nothing. To the point na yung Faceless Void nakaka-farm freely. Sasama siya once his chrono is up. Pero pag wala, I will farm. I will show up some leads. And magiging effective to for simply 2 base. Diba? Mm-hmm. Tsaka ano eh, parang nangyayari yung mga vision dito ng Sad Boys na na-occupy nila, nare-regain back dito ng ano eh, ng simply 2 base eh. Kaya napapansin mo yung time na down yung Chronosphere dito, hindi nasusulit dito ng Sad Boy. Wala din sila nakukuha na pick off dito, kaya para saan nabubuhusit din sila dito. Wala silang makuha na initial kills. Kahit let's say na may dagger naman itong si, ano, si Axe, pero di nila nakakapitalize. Hindi nila na ma-maximize. I really thought Luna had the edge dito since talagang sobrang ganda ng farm niya. Oh, manta na siya? Yep. Okay, this is early for Luna. Pero I don't think that's enough. Kasi nga, itong Spaceless Void, meron naman siyang sangin niya siya.
Actually, Sangge pa lang. Tapos sa Sangge dito. They'll attempt a team fight. Okay, there's gonna be the hit into this gun. But Mortimer's Fist from afar will be dropped. There's gonna be Mr. Assassin falling down. Uy! No, no fear for these trees. Ngunit, wave lumagas lang sila siya. Patay pa rin siya sa kamay nitong si Timber to. Egg, di ba na mga kaibigan ng pangapo ngayon? Si Axe mapapatay din. Three cores are down for the side of Sad Boys. Man, they're living up to their name. They are Sad Boys right now. Tsaka, yeah. And naging alay pa nga dun siya na si Nick. Kasi binose na lahat sa kanya eh. Pero good thing naman is hindi sila, itong si Luna hindi siya nag-pop agad ng ulti. Kasi maganda rin kasi yung pwesto dito ni ano eh, ni Void eh. So I think ang hinahanap talaga dito ni kung si Axe is itong si Void. Kasi malaking chance na pag nakulin nila si Void, hindi siya makapag-chrono agad eh. So kaya nilang i-burst down si Faceless Void dito. Yun na, easy ages pa nga dito for Boris. Ang ganda ng Chronosphere, tatlong core yung nahuli dun. And uh-oh, sobrang layo ni Abaddon tsaka ni Phoenix. To the point na nag-egg na si Phoenix, pero wapa kills naman yung Simply 2 base. Wala eh, wala silang... ang layo, sobrang layo eh. Sobrang layo. Kung difference ng yung ano nila, yung meter. Di talaga aabot dun si, ano, si Abaddon. Even yung Phoenix egg eh, yung impact hindi din tumama kung hindi ako nagkakamali. Yo, wala din siyang matututo doon. Ayun, speak up tutok. Okay. Empyrean is taking down the move. Okay naman to. For them, kahit pa paano, makakakuha sila ng bawi. At least, at the very least, di ba? They have to get some. Kahit at least, ano, support kills. So, laking bagay na dito for, ano, Sad Boy na kahit support kill, laking ano na yun. Laking gold swing na rin. Kahit pa paano. Pero for Axe, anong item niya? He's going for the BKB, so hindi siya mag- hindi siya magka-casual bleed meal, ha? Okay. Pero okay lang tong BKB para sa akin. Kasi, kay Team Burso din, stun din ni Nyx, burst din ni Queen of Pain, only Sonic Wave lang yung ano eh, yung tago sa BKB. So yun lang yung maganda lang nakita ko sa BKB ni Axe, if sakali. Pero okay pa rin naman para sa akin yung Blade Mill eh. Para pag eh, ano din eh, kay Faceless Boy, if ever. Sabagay. Pero naku po, Monster! Blanked Monster out. Oh, ayun lang. Nahanap siya. Ayun. Hindi siya nakita. Na ano eh, naalis ng landas. Ito pa. Hmm. Ayun nga, out muna sila dyan. And okay, so 2k pa rin naman yung gold lead natin dito. And for Sad Boy, di pa sila like walang nagsismoke call yata sa kanila ngayon. Smoke like kailangan nilang tingin ko si, si Luna din kailangan din niya sumama eh, para masulit din yung kanyang ano eh, ulti. Uh-huh. Kaso kung ano, hindi pa natin nakikita yun ah. Oo. Kasi in recent times, ito dapat yung ano eh, yung timing ng Luna eh. Kasi, meron na siyang item. Actually, sapat na yung item niya dito eh. Magiging problem lang is, hindi nila na ma-maximize dito. Yung mga rotations, di ba? Kahit yung mga smokes, laging medyo nagiging fail attempt dito for Sad Boys. Unlike for dito sa Simply 2 base, yung mga execution nilang mga targets, sobrang ano, sobrang smooth. Mm-hmm. Pero for the meantime, Phoenix will be caught up there. Pero naku po, Zifrick may pitata sa tatlo. It is forced to dive and go to the tree line. He's pitching out. Swerte sa bash! Swerte bash! Pito mo yun! Grabe bash! Papuntan Dota 5 na yun ha, pero ayun, habol ka. Iwan ka. Hindi ka pwede. Hindi ka pwede pumunta Dota 5. Sabi ni Sad Boris. For now, two base had smoke up. Kailangan nilang humanap dito ngayon ng kill. And best nilang makukuha would be itong si Luna. At lang nandito. They know that Luna is nearby. Given na nandito yung kanyang illusions. Pero napop yung smoke dito. Ni Nyx. Hindi ka siya agad. Hindi, Abaddon. And that's great kasi nakaiwas naman si Luna that time. Gandang placement ni Toba. And
instead, change of plan, go top lane. Dito yung simply 2 base. Tsaka yung Axe din, nagtatry siya magkat ng creep wave eh. Para madali lang yung push. Pero wala kasing backdoor protection tong tier 1 eh. So, easy push talaga to. Yep. Para magiging useless lang kung magbabackdoor si Axe dito. 47 seconds na lang yung Aegis dito ngayon. So, I think simply 2 base needs to force 18 fight. Para, alam mo yun, yung Aegis nila ma-maximize. Or at least spark fire. For Sad Boys, they know na wala pa, hindi pa nag-expire to. Kailangan muna natin intayin na mag-expire yung Aegis. Kasi one time, it's hard enough. Diba? What more? Kung second time, hindi natin mapatay agad yung Faceless Void GG talaga. Pero, kita mo, nagtatay mo kayo na dito sa Faceless Void. But Phoenix will be spotted by Nyx. There's gonna be the hit from Vendetta into the Impale. Pero ayun na nga mga kaibigan, kapag gusto mo siya, Annihilation will be dispelled for a bit. He went for the dive TP. Oh yeah. Aegis will be reclaimed by the front. Timber will be caught inside these three heroes right now. Timber's going low. We'll try to escape with the Timber train and he'll be able to do so. Meron pa naman dito ngayon more Timber skills. Drop from Snapfire. Okay, ult of Abaddon will be committed, but out na lang muna yung simply 2 base together with Sad Boy. Tsaka wala din si Void doon that time kasi na-chase down nila itong si the Phoenix, which is nakataas naman this time for the second time, di ba? And ito simply naghahanap siya ng bigger kill, and speak of bigger oh, kill. Oh no! Oh no, this is bad! This is Luna who fell down! Diego will be dropped but in the face of Snapfire! Nope, you don't do that! Eto na nga, Yabadol, nahulipad, double kill from Monkey Forever right there. And then, three heroes had been taken out by simply 2 base from the end of that game. Without a Chrono Spear, I mean si Faceless Boy, kaya na nila i-burst down itong si Luna. Grabe. Yung, tsaka sakit kasi dito nung ano eh, nung si Nyx dito, kaya na yun din yung other way around nilang ano. Na burst down nitong si Luna. So sakto din si Queen of Pain nagpop din ng Sonic Wave that time. Tsaka yung egg din eh. Yun din yung nagiging problem dito ng Sad Boy. Kasi pag hinarap mo siya kay Snapfire dito, instant in a instance na mababasag talaga yung egg eh. True. Okay. So ngayon, mga kaibigan, let's rock. Uy, dahil nga po doon sa Carapace, may Impel pang kasama. The Delegion is doing it. Flesh Rock fell down right there. Loya, another death para sa ano. 1-4-2 siya dito. Very lackluster on that mid lane. Well, Loya, simply sometimes di ganun kaganda yung game niya, sometimes maganda yung game niya. I think depende rin kasi sa hero pool din niya eh. So okay lang yung Lesh Rock, but in a way, yung nagiging problem niya, itong si Nyx eh. Kasi nakakarapis din niya eh. Well, okay, there's gonna be the call. Pero po, pinigay pa rin po kaya topang Queen of Pain na kapag Essence Ring plus Blink out, he'll save himself there. Kita mo naman talaga yung buhay na buhay ko so, panitinasin following this act. May Intel na binigay. There's losing team para kanya. Kung mga kaibigan, they're going in for me. The team. Pero, teka lang, Flesh Rock, you'll stop. Out lang muna ata. Pero di patapos ang bakbakan. They will still go. Okay. Number so, just escape. Walang casualty sa ngayon. Yeah. Pero, unti yun. Pinipwersa ng 52 base gumamit ng skills. Mag-hard commit yung ano eh. Sad Boys eh. Oo. Pero sa ngayon, may Eclipse pa. Parang wala pa ako nakita ni Eclipse. Never pa ako nakita ng Eclipse dito ni Luna. Although si Axe maganda sana yung call niya, pero nalilesen kasi dahil may mga sunch itong ano eh, simply 2 base. Oh, pero no. Yun, wait lang. Okay, good catch here. Next assassin fell down. Let's rock might run free because of this next assassin's absence, but the BKB of Faceless Boys will be used up. He does have the Chronosphere. Will he drop it?
dito sa tropa, eh, gabi na ba na, mga kaibigan, there it is, Chrono's Spear, given for this Luna, who's a bit far, kaya di ko go dito sa Facebook Void, his ult will expire, and it's on cooldown for a very long time, that's why they'll have to bail out. Timbersaw might be the end of them. Yun, finally. I'm not mistaken. Pinapat, muntik pang mabuhay. Oo. Tsaka, napaka-early nung BKB dito ni... Baseless Ward. Oo. Kasi, wala siyang mahataw ng ano eh. Wala siyang ma-chronospear. Parang, ang nangyayari is, ayaw niyang i-chronospear itong lang si Axe. Kasi, pag kinrono niya si Axe dito, si Luna, magkakaroon siya ng free hit. Magkakaroon din siya ng ulti that time. So, ayaw na talagang i-prioritize lagi si E, like yung mga offlane na ganito na para sa kanya hindi worth it. Kaya ayaw na talaga bigay basta-basta dito yung Chronospear. Yeah. Okay. So, sa ngayon, Nyx Assassin, somewhat good, pero pag nakuha kasi siya agad, hindi siya makapag-provide ng mga kailangan niyang makiprovide against the Lithrak. Yeah. Siya yung taga-shutdown kay Lithrak, siya yung nakatoka doon. And aminin na natin, sobrang ganda nangyayari, pero what without him, hindi talaga nagiging epektibo yung 52-based kasi the Shrock can really do his thing. Which is, ito na, papunta sila ngayon sa Roshan. Mm-hmm. Pero kanina para, maganda yung shard? Pwede rin kay, ano, kay Axe eh. Ganda rin yung ano niya. Or pwede rin kay Luna para ano, yung Lucent Beam niya, ano, merong normal attack. Ground na sa lang. Ground. Oo, sa ground. Pero uy, mag-smoke up sila dito and I don't think aabot sila sa rush. Hindi sila aabot. Oo. Pero they can provide them damage. They can pop it right away. Luna is there. Nakuha naman ni Axe yung Adam Shard here in the side of Sad Boys. Pero taga lang, may nabol si Nyx Assassin. Is it Abaddon? Is it Abaddon? Yeah, Abaddon. Ayun, patay. Patay. He yielded for the Aegis, Trees, and Shard. Pero at least ano, nakakuha sila ng casualty, di ba? Parang sinulit na lang nila yung ano, yung smoke up nila doon. Even di nila nakuha doon yung Aegis. Oh, ayan si Ryoya is BKB na and going for Bloodstone. Pero okay din para sa kanya ano, yung BKB second item eh, para di rin siya nabobot sa Nyx. Kasi di siya nag BKB dito kung let's say na second item niya dito magba-Bloodstone. Sobrang hirap eh. Lalo na isang carapace lang dun sa ano, Diabolic Edict, isang mana burn pa for Nyx, di ba? So, yun lang yung nagiging problem lang dito ni Ryoya. Itong talagang pesky Nyx. Peste talaga yan si Nyx. Pero sa ngayon, tignan natin kung matapos ba ito ng subject to base the way they want it to. Or will Sad Boys be able to stretch this game into a long one? Tubukan pang pumalag? Kasi, I don't know. Kaya lang siguro hindi nagkakaroon ng impact yung Simply 2 base ngayon or nakawala yung edge nila simply because hindi sila magkakasama. Pag outnumbered sila, kayang-kaya dito ng sideway eh. Basta mabawasan yung isa, like kahit yung Nyx Assassin mawala sa equation, nahihirapan dito yung Simply 2 base. Even though may Chrono, di ba? Pero, I don't think. Kahit may mamatay isa sa mga to, mag-go pa dito yun eh. Yung Simply 2 base. Gusto nila yung ano eh. Yung team fight nila lagi eh. Sila yung magdidikta. Parang sila yung gusto. In their own terms sila yung magdi-team fight. Hindi sa Dehado talaga na ano. Na pwesto. Yung nasa baba lang sila dito ha. Si Nyx. And si Void, nagka-cut lang siya ng creepin sa mid. And, uy, nakita nila! Ay, naku po! Oh no, Ryoya. This is bad. And like what I've said, as long as Nyx is alive, Lishrak will be in danger. Just bleed mid pass dito si, si, ayan na, Elin. Yeah, yun yung maganda dito pag you're up against itong kay Lesh. Kailangan mo talagang isa sa inyo mag blade mail para mapag-force out siya ng BKB. Oh, pero is with the BKB. Pero, masa sa bash. Pero egg, basag. Uy, basag. Snapper na naman. Huwag mo kaharap.
Parang counter for a counter yung nangyayari, no? Chrono Fear is available. Can it be used up? I guess not. Hindi pa. Pero pang ages eh. Kaatid lang nila to. Papawalain yung BKB. And by the time na mabuhay siya muli, wala na siyang BKB to throw Fear para mabuhay siya. Yeah, na naman. Mga trip. Yeah. Chrono Fear up pa. Pero so, nag-overstay din sila dun sa top lane. After nila, namatay nila itong si Lesh. Then, yun nga, tatlong heroes lang dun ng Sad Boy. I think ang ginawa lang dun ni Lesh is nag-defend lang eh. Pero di niya expected na tatlong, may nakaabang na pala sa kanya dun. Then, si Mu. Uy, okay. Okay, out lang muna. Pero yun lang, nakabag heals. Oo, wala nga. Patutunaw lang sa dun sa ano, sa King Tower. Nawawala agad yung apotic. Chrono Fear, actually, pabigyan mo gamit. Napatay nila si Axe, napatay nila si Luna for two times without even committing the Chrono Fear. Yep. Tsaka surrounded din siya eh. Yun yung maganda dito kapag yung Chrono Fear lang kapag sobrang ganda lang nung timing dito. Eh, ayun na nga. Hindi na kinailangan pa talaga nun mga ship. And wala na. Simply two base is dismantling the base at board. Yep. Okay. So, meron pa nga dito ang binigay ng Solar Crest. O lang, pwede nang itawag to. Pero Luna will attempt to defend this with the gang. All will miss. Tsaka, sobrang farm na din dito ng Void eh. True. And I think 2 to 3 item. Dalawang item yata yung lamang ni Void sa, ano, sa Luna. Sa Luna, no? Oo. BKB pa lang siya eh. Tapos eto si Void. BKB meron man pa naman nila. Oh, BKB man. Tapos Kadi pa. Itong si ano, si Void. Oh. Ano pa, SNY pa? Oo. Kaya niya. Kaya niya, isang item like Butterfly, ganyan. Pero kaya pa niyang, ano, kaya niyang sumabay pa sa Void, pero sa ngayon, hindi, medyo, kinakatok na sila dito ng, ano eh, ng, simply to beast. Uy, the call! Nag-miss! Oh no. No, walang natawagan. That's a miss call, guys. Pero, wala. Face the Void will just go in and out. Like that, with the charge. So, Lucent Team, binibigay lang ang binibigay para kay Queen of Pain. Yung dalawang mama ng Simply 2 base. They'll wait for their creeps. Wala ding damage eh. Mm. Kaya nakita mo kahit yung si Void, nawalan siya ng damage dito kay, ano, kay Luna. And, tsaka, tiyan mo, wala din siyang damage dahil hurt na itong si, ano. Walang pakasya dito ngayon si Topang Monkey forever. Di ba mo yun, oh. His reactive armor is doing it very fancy while the backline are being triggered or targeted by the boys. Chrono is used up. Luna is alive and the fight up the gun. He is dead together with Ryoya, who will fall down together with the guys. And there it is. He's still the boss. Yep, that's it. Grab. Number one. And technically, that's a one-sided game para sa akin. Kasi, nag-online agad dito yung Void. Plus, ayun nga, yung lineup dito ng Sad Boy, may time sila na, ano eh, na window of opportunity silang magkaroon ng smoke. Nung nagkaroon, maganda rin yung farm ng Luna dito. Actually, blitz nga ng farm ng Luna sa totoo lang eh. Pero the fact na lagi, napitas na siya, nung sa top lane, dun tuloy-tuloy naging ano eh, naging edge na momentum dun ng ano eh, Simply 2 base. Kaya afterwards tuloy yung mga team fight dito ng ano Simply 2 base na ano eh. Sobrang ano, tuloy-tuloy. Yun lang yung sa Roshan lang ay sa Roshan ba? Hindi, dun sa ano, yung sa bottom lane lang yung nagkaano, nagkaroon lang ng errors dun yung ano, Simply 2 base. Pero afterwards na fix out nila agad eh. So, wala. That's gonna be our game number one, pero before we take a quick break, quick shoutout sa ating sponsors, Predator, SteelSeries, and syempre, PNXBet. Do not forget to use our code kapag kayo mag-register. That's gonna be the phone. WXC. And syempre, mga Seb, saan naman sila makakabili ng ating mga merch? Sa The Armory, guys, check it out yung ating mga bago nating merch, mga sir. So, visit lang yung ating The Armory and meron din siya Shopee, guys. So, ask nyo lang dito. So, yun nga. Mga sir, quick break muna tayo for the game number 2. See you later. Alam.